Magandang hapon no, mga boss. Vlog na naman tayo. Medyo maaga-aga, no? Magbigay lang po tayo ng reaksyon dito kay number 1 senator, itong si Kimo, ha? Si Robin Good Padilla. Pakinggan nun natin sinasabi niya, no? Nag-interest ako talaga dito. Pinakamaganda po sa lahat ay maging presidential advisor natin itong mga dating Pangulo. Katulad po alimbawa ni Pangulong Duterte, ay minungkahi ko nga po yan. Kung siya po ay kukunin natin na advisor ng Pangulo sa law enforcement at sa foreign relations, ay wala na pong gaganda pa. Dahil wala po, natatandaan po natin. Kaya nga nakasuhan yan, ikaw naman Robin, Kimo, ano ba naman Kimo, tuloy. At ito naman po yung walang bias, hindi po dahil ako ay PBB laban, hindi ganun? Po dahil ako ay kagasunod ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero sa panahon niya po, alam natin lahat, batid natin lahat. Maraming namatay. Ano ba ang batid na sinasabi mo Kimo, ang gulo mo. Noong panahon niya, maraming namatay. Ang gulo mo talaga Kimo, tutuloy mo, okay. Ang kagandahan ng law enforcement at ng foreign relation. Noong panahon na yun, eh wala pong nakakadikta. Foreign relation, sinasabi mo, nabaon tayo sa utang noong panahon niyang amo mo. Anong sige mo, tuloy mo, kamo. Sa atin kahit na sino, siguro po mga sir, yun po yung aking mga naging motivasyon, bakit po po naisip na ipanukala po ito. Ma'am, at ang pinakamaganda po sa lahat ay itong mga dating Pangulo. Ama na, nag-isip pa pala nung lagyan na yung si Kimo, ha? Ano kaya inaano ito, boss? Mga boss, ito si Kimo. Number 1 senator ho ito. Sa ayaw at sa gusto natin, itong number 1 senator. Doon pati. Ito pa isa, oh. Yeah, wala daw iwanan. Kung makukulong daw si Digong at si Bato sa ICC, sasamahan niya raw ito sa selda. Sana lahat ng mga sumuporta sa drug war ni Duterte sumama na rin sa selda. Ang dami nila, mga senador, mga kongresista, mga iba pang opisyal ng gobyerno noon at ngayon. Kahit hindi mga opisyal ng gobyerno, sana magsama-sama na sila. Ang laking ginhawa sigurado niyan sa ating bansa. Sasaya ang Pilipinas. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil ako, isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga eh. Oh, sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Oh, masarap pagkain doon. Sabi ni Robin Hood Padilla, wala. Talagang handa niya samahan si Digong at saka si Bato kung sakaling makukulong daw sa kulungan, no? Alam kaya, Kimo, alam mo kaya sinasabi mo, Senador Kimo? Ha? Tanga ho to, tutusin mo, tanga. Oh. Abi, binoto ng tao to para magsilbi ka sa sambayan Pilipino. Tapos sasama ka kung makukulong yung amo mo. Eh dami nga, kaya nga may kaso yan. Baka hindi mo, alam kaya na ito, si Kimo pinagsasabi nito. Baka hindi mo alam kung gaano katagal makukulong yan kung sakasakaling ang matutuloy yan. Pero alam ko, kaya nagdadadaldal ng ganyan si Kimo. Bakit? Alam niyang hindi mangyayari dahil protektado nga ni His Excellency. Oo, di ba? Oo. Kaya ganyan siya magngak-ngak na parang nakainom na naman, ha? Pero hindi ho nag-iisip, ha, ng mga sinasabi niya. Number 1 senador ho yan, mga boss. Ba? Handa niyang iwan ang kanyang mga pamilya, asawa. Eh, hindi ho ano, ha? Maganda ho si Mariel Rodriguez. Ba? Iiwan mo yon dahil lang kay Digong at saka kay Bato, sasama ka sa loob. At kung makukulong daw sa abroad, eh, masarap naman daw ang pagkain doon. Sanay naman daw siya makulong. Ano ito mga senador na to? Ha? Wala ako sa ulog eh. Ha? Meron na sinasabi si Attorney Enzo. No?
na sa sitwasyon na ngayon ng Pilipinas, ang kailangan daw, cancer na itong korupsyon, sabi. Totoo naman sinasabi ito ni Enzo. Cancer na talaga. Pero ang sinasabi, hindi lang ho ako sang-ayon sa sinabi ni Attorney Enzo, eh kailangan na raw ng overhaul itong bansang Pilipinas. Hindi ho ako sang-ayon. Hindi ho, hindi overhaul ang kailangan natin. Change motor. Hindi na ho kaya ng overhaul itong Pilipinas. Change motor, Attorney. Kasi yung black, kumbaga yung makina, may black na yung makina eh. O paano mo mag-overhaul ka pa dyan? E basag na nga yung makina eh. Tatagas din yung langis. Kaya chase motor na talaga yan. Hindi na kaya ng mekaniko yan na i-overhaul. Tatanggi. Ito Pilipinas, Torne, totoo lang Torne. So, papa-overhaul mo to? Kung baga sasakyan to, tatanggihan na to ng mekaniko. Ang sasabihin na sa iyo dyan, chase motor. Oo. Ah. Hindi na kaya ng overhaul. Nak nang pating oo. Ayun mga senador natin, no. Para sinasabi nito si Kimo na diyan siya talaga dapat magsilbi sa dalawa na 'yan, si Bato at saka si ano, at maski may kasalanan niya at na sentensya niyan, sasama na raw siya sa kulungan. Putek, sabi nga ni ano, Tori Libayan, ah, anak ng putek ko. Di kaya nito alam kung ano trabaho nito sa pagiging senador? Para ka magsilbi, Kimo, sa bansa, hindi para magsilbi kay Digong. Baka siguro kaya gusto niya samahan si Digong. Masahista siya ni Digong sa oblo. Tsaka ni ano, di ba to, ganun ba, Kimo? Usang gala o... Ay, Okinawa, Japan. Ano na to? Kaya hindi ko ano eh. Hindi ko maubos maisip eh. Na talagang dapat anuhin na talong... Wala na eh. Lahat, sabi nga ni Atty. Enzo, lahat na sa kain ng gobyerno, korup, grabe ang korupsyon. Oo. Eh, mantakin mo yan, oh. Karamihan nga yung mga nangangangaw-ngaw ng BBM nung araw. Eh, ngayon, binabarik siya, sila Maharlika o lahat, oh. Inaano na siya eh. Kung ano-ano na sinasabi ni Maharlika eh, na itong asawa niya eh lasenga, parating nakainom, ganyan na, oh. Nakakausap pala ni Maharlika yung asawa ni si Excellency, oh. Grabe na ho ito, mga boss. Kaya nga sa nasabi ko eh. Mas mabuti pa, mamuno na talaga. Mga general, mga PM mayor. Magkaroon na tayo talaga ng ano. Martial law na. Pero hindi politiko mamumuno ah. Yung mga general na mga PM mayor. Tanggalin na yung Senado, Kongreso. Kaya naman patakbuhin ng PM mayor ang bansa eh. Totoo naman. Oh. Bakit? Sino ba pinesto ni Digong? Nung mga nag-resign yung mga PM mayor na mga general, mga ano, pinagpupwesto sila sa mga sa ngayon ng gobyerno, di ba? O pinahawak sa nila, o. Department of Tourism, o. Militar nilagay niya, o. Yun naman sana yung mga PM mayor na yun. Wala na, huwag na kayong umano dyan. Utang na loob, eh. Balato lang yun sa inyo, eh. Sila tumipak ng todo, eh. Sana maawa kayo mga PM mayor, PM mayors o mga general. And dyan naman na, oh, tumutulong na nga yung sila Kernel Odonyo, yung isa, yung general pa isa, yung TN Trio. Oh, marami na raw sila, 40 na sila. Pwede na yan. Pwede na yan. Ang tao, kagaya sinasabi ng mga ibang nagko-comment sa akin, hindi lang sila lumalabas kasi walang ano eh. Oo. Oh. Tapos na yan. Si Cory kasi, kung minsan, masisisi mo, mahina. Eh, revolutionary form of government nun eh. Dapat talaga tinapos. Binuhay na naman ulit yung Kongreso Senado eh. Nung panahon ni Cory. Dapat tinuloy niya na yung ano eh.
yung martial law ni Digong, pero ibang klase yung pamamalakad niya. Oh. Ha? Ibang klase. Wala, binuhay niya yung Senado, Kongreso na naman. Binuhay niya. Kaya yung nasabi ko, di ba? Nung natalo si Marcos, malungkot ako kasi alam ko mangyayari, talagang ganito mangyayari, mas magrabe pa kasi nga yan na nga, mabubuhay na naman yung Kongreso. Eh yan mga babalik ko dyan, gutom na gutom yan, ilang taon na walang eleksyon, wala lahat. Oh. Kaya sinasabi nga, diba? Hindi kurap si Cory, pero yung nakapaligid sa kanya, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya eh. Oh. Ilang beses pa siyang kinudita. Oh. Pero kung alam niya saan ang ginawa niya, gaya ng ginawa ni Marcos, oh. Diba? Basta alam mo lang eh. Diba mga boss? Huwag lang yung masyadong yung hindi ano sa mga tao, maging mga tao lang. Oo. Ang pagpapalakad ng martial law, maganda. Maganda talaga. Oo. Wala. Komilik. Ay, nako, Kimo. Baka hindi mo alam, Kimo, kung ano hinaharap niyan. Nakaso, yung dalawa na yan na gusto mo sama sa kulungan. Kung sakasakali, Kimo. Mga crimes against humanities. Ang ano niyan. Hindi mga basta-basta kaso, Kimo. Matagal-tagal ang bubunuin ninyo kung sakasakaling matutuloy nga yan. Kung sakasakali. Pero alam ko kaya ganyan ka dahil alam mo hindi mangyayari, Kimo. Ah. Pero hindi mo alam. Oh, sinabi mo yan. Sasama ka kay Digo. Kaya ano, kay Digo, ha? Tsaka, okay, kay iba to, ha? O, oh, sige. Tignan natin. Iiwan mo na si Mariel Rodriguez nga ron. Ha? Mas mahal mo nga ron si, Kimo, si Digong kaysa sa pamilya mo, Kimo. Bilib ako dito kay Kimo na totoo lang. Oo, idol ko to eh. Ba't ba? Hindi pelikula yung kinalalagyan mo, Kimo. Sinador ka dyan. Magsisilbi ka sa bayan, hindi kay Digong, tsaka kay Bato. Okay muna ito eh. Hindi na kita idol ngayon, sa totoo lang, Kimo. Ha? Hindi na ako manunod ng pelikula mo, ha? Pinapanood ko pelikula nito eh. Si Bina Morales, tsaka si Sharon Cuneta, ha? Pinapanood kita, kala mo, Kimo, eh. Kaya lang eh. Bakit ganyan ang ginagawa mo, Kimo? Ganda-ganda ni Mariel Rodriguez, handa mong iwan para sumama kay Digong sa Oblo? Ano ka? Tanga? Sige mo. Ay, naku, Kimo. Number one senador ka, Kimo. Mahiya ka. Huwag ka salita na salita. Isipin mo yung sinasabi mo. Ah, tropa ba, Brad? Diyos ko, tao to. Ay! Ay, mga boss, mag-comment nga kayo dyan kay Kimo. Oh, kung makakarating to si Kimo, mag-isip-isip ka, Kimo. Kung makakarating sa itong vlog na to, oo. Oo. Sana sana alam ni Mariel Rodriguez yung magsasabi mo. Oo. Sakali nga, Kimo, natuloy nga yan. At papasok sa Oblo si Digong at saka si Bato. Iiwan mo si Mariel? Ha? Oo. Andiyan ka para magsilbi ka sa kung gaano karami naloko. Ay, naloko. Bumoto sa'yo. Doon ka magsisilbi, hindi dyan sa dalawang tao. Handa. Iiwan mo yung bansang Pilipinas para sumama sa loob. Wala ka namang kasalanan, Kimo. Kimo talaga. Komedyante ka rin eh, no? Nanto ko ang Kimo ka. Oo. Wala sa hulog to. Totoo lang. Ganon din na nangyayari dito kay His Excellency. Oh. Sa pagtatapon, tinatapon na ni His Excellency yung ano, ICC. Oh. Oh. Bakit? Ha? Kasi nga si Digong, ha? Si Digong, ayun si Digong sa kasi Bato. Gulo itong kwelyo. Ha? Mahal na mahal din ni His Excellency si Digong at saka si Bato.
Wala ka namang kasalanan dyan, His Excellency. Ba't ikaw ang maharang dyan? Eh, wala naman talagang ginagawa. Dami-daming namatay. Wala, wala naman nakukumbik. Ilan pa lang yung nakukumbik ng mga kapulisan. Oh, baka kaya lang nga nakumbik yan para ipakita sa ICC na may ginagawa sila eh. Kung walang ICC, walang makukumbik yan eh. Sa totoo lang. Oo. Yung mga nakukumbik ngayon na yan sa war on drugs na yan, dahil gusto ipakita ng Pilipinas sa ICC na may nakukumbik. Kumbaga sa ano, yung mga nakukumbik na yan, ha? Collateral damage na sinasabi. Oo. Hindi yan dapat makumbik eh, kung walang ICC. Oo. Sagot ko kayo, sinabi na nga ni Digong, di ba? Oo. Sagot ko kayo, bahala sa inyo. Tirahin ninyo. Kill, kill, kill. O, di ba? O, ngayon, may ICC. O, eh, kailangan may pa may makumbik. Buhay ito. Beijing PMAers, oh, mga Philippine Military Academy, oh. Total, nandiyan sila Colonel Odonio, nandiyan na yung ano, sus, Mariano. Beijing Bardagulan, Commissioner Wen Aguanzon, Beijing, sito, si Senator Drilon, Senator Gordon, Senator Trillanes. Ba, abang maaga. Oh. Kailan pa? Pag wala na, lugmok na. Pag nakapag-assemble kayo na singkapal ng mga na-assemble ng rally ni BP Lenny, o kaya nangyari doon sa People Power 1, ganun ka-organisado. Yung mga rally ni BP Lenny, ganda talaga eh. Organized na organized. O, andun na yung mga kakainin ng mga tao, lahat, libre. Ganda. Kayang-kaya ng mga PMA yan. O yan o, kakaltasan na kayo ng ano, sa sweldo nyo, pinaplano na kayong kapunan ng to, contribution na, dahil sobrang na raw kayong sarap ang buhay nyo. Wala kayong kinukontribute ha, o diba? Wala pala kayong SSS ha, wala pala kayong GSIS, talagang buong-buo ang inyong mga sweldo. Pag nag-retire kayo na sarhento, ang tatanggapin ninyong pension, eh tinyente, pucha. Sarap buhay talaga kayo, no? Oo, ngayon kayo nakita. Oo. Pero alam nyo mga boss, alam na mga PM Mayor to eh. Kaya gumalaw na yun sila Colonel Odonio eh. Tsaka sila yung General, yung TN Trio. Kaya gumalaw na yan eh. Kaya lang yun nga, nakikiusap sila. Tao. Kailangan namin ng tao. Hindi namin kaya to. Tama sila mga boss, tama sila. Darating tayo dyan, niwala kayo. Darating dyan, pero kailan pa? Gayan. Sabi ni George Garcia, ha? Kailangan palitan na raw yung mga sa Smartmatic, yung mga ginagamit sa eleksyon. Oh, billion ang kukunin niya para raw maging brand new. Putya. Wala na ho yan. Talagang dapat manual counting na ulit, bumalik. Wala na ho yan. Wala ho kakwenta-kwenta yung klase ng bilangan na yan. Proven naman, di ba? Nakayang gaguhin yung makina na yan. O, pinakita na nga nila Colonel Odonio at saka ng TN Trio eh, na talagang kayang-kayang gaguhin yan. Makina, makina lang yan eh. Gawa lang ng tao yan. Ba't hindi gayang gaguhin ng tao yung gawa nila? Ano, di ba mga boss? Mag-collab na po tayo. Maganda yung mga comments nyo eh. Ha? Ito yung comment nyo doon sa ano, vlog ko kagabi. Oo. Yung kampo ni Tevez, sila pa ang ginigipit ayon kay Topacio. Oo, ito ho yung mga comments nyo. Oo. Idelberto Garcia Jr., shout out ha. Hindi niya. Attorney Topacio, tigilan mo nga kami. Style mo, bulok. Bulok na bulok. Puro ka kasinungalingan. Kumita ka lang ng pera, Attorney Topacio. Masama yung
Masamayang sure Vulcan. Masama yan, sure Vulcan niya sa impyerno. Sabi niya, talagang panggal, ng mga pagtanggol sa mga kriminal, demonyo, Attorney Topacio is the name. O, tiyaga si Edelberto. Oji Castaneda, shout out ah. Sabi niya, hindi matino ka Topacio. Alam naman ng mga tao, what is the color of money? Tanong kita, Attorney Pano, napunta sa bakuran ng mga Tebes ang mga armas. Bantayan mo ang hanay nyo. Paano natuklasan ng mga pulis ang mga armas? Malalim. Attorney, take note. Malalim, ha? Oh, galit si OJ. Oh. Divine Wilson, my friend, shout out. Sabi niya, imagine DOJ, NBI, PDEA na nagsampa ng kaso. Kaya pa ding paikutin ng mga mapiperang akusado at kaalyado ng mga politiko. Totoo. Si OJ ulit. Ang daming comment ni OJ Castaneda. Oh. Sabi niya, baka hindi na nila masikmura ang masamang pinagagawa ng mga Tebes. Baka nakukonsensya na sila. Ganito, bantayan mo ang bahay ninyo. Pagbayaran mo sa kliyente mo para hindi mag-squeal. Baka ginutom. O ayan, sinusumbong ka ngayon. Gutom na eh. Oo, pwede. O, G. Castaneda ulit o. Si Topacio, kahit alam niya na walang laban ang ginagawa niyang tatawag ng press con, yan pupunta sa mga kapihan at doon siya magmamarites. Tapos kung kumubra ng budget kanya style, parang si Mendoza, iba ang galing niyan. Oh. Andy Lusada, shout out ah. Sabi ni Andy oh. Antay ng pera si Remulla Carox kay Tebes. Oh. Rachel Esguera, my friend, shout out. Brother Elias Isyo, shout out ah. Ed Torres, shout out, sabi niya. Sabi ni Ed Torres oh. Carox, nakakatawa ang batas dito sa atin. Totoo. Hindi nakakatawa, nakakaiyak ka mo. Diba? Elizabeth Iscario, shout out Elizabeth Iscari ha. Good evening Sir Rox. Yang ginagawa ng attorney Tebes. Ha? Yang ginagawa ng attorney ni Tebes, pilit niyang ginagawa ng issue ang mga nahuli na suspect na bumabaligtad ito at pinalalabas na lahat ng mga nakuhang ebidensya ay gawa-gawa lamang para madiin si Tebes. Diyan magaling ang mga nakuha nilang abogado. Sanay silang magpaikot ng batas para bumaligtad ito. Hay, pera nga naman. Maraming nagagawa. Totoo. Sherwin Sapeda, my friend, shout out. Ah. Sabi niya, Sir Rox, isang mapayapa at magandang gabi sa iyo at sa atin pong lahat. Sir Rox, di ko po talaga maintindihan. Iba po kasi talaga pag pera ang labanan, Sir Rox. Nagkakandaduling talaga ang mga hinayupak sa pagsunggab ng salapi. Kapalit na mga kaluluwa nilang kahit buhay pa sila. Talaga lang, mga sinusunog na po ang mga kaluluwa nila sa impyerno. Totoo yan, Prince Sherbin, ha? Lalo na po yung sino po ba yun? Si Topac? Sa'yo. Topac sa'yo. Topacio. Talagang naniniwala na ako si Rox. May ginto at may pera talaga sa basura. Isipin mo si Rox. Kahit nandudumilat na, puro kasinungalingan ang ebidensya ng kanilang ipinagtatanggol. Hanep talaga si Rox. Ang pagkabuhaya sa salapi ng mga hinayupak. Ha? Galit si Prince Erwin ha? Labanan lang po talaga ng padamihan ng pera at kapangyarihan. Totoo yan. Ang mas nananaig po talaga si Rock, sabi niya. Ang baluktot kaysa matuwid, kaya si Rock. Taas na po talaga dito ha? Taas na po talaga dalawang paa at kamay ko, sabi niya. Suko na po ako si Rock. Hanapin ko na lang po ang bato ni Ding. Wag na mag-aladar na lang po ako. Kinam mga pesteng yawa po eh. Galit si Prince Erbin. Ah. Ay, shout out sa mga angels ah, ni Prince Erbin. Ah. Ines, shout out. Ah. Luz B. Ah. Alice, Esther, Zenny, shout out sa inyo. MJ Doktora, shout out. Ah. Aya Suleiman, shout out. Oh. Friend Amy Bingson, shout out.
Belinda Magtangob, shout out ah, oh. Ryan Yumuranak, shout out. Mm. Arthur Estacio, welcome to the club. Arthur Estacio, sabi. Karoke, tama ka po. Baliktad na talaga mundo ngayon. Yung inaakusahan sila pa ang matapang ngayon. Lalo na yung abogado na si Tupacio. Dapat sa kanya isama na rin sa kaso ng kliyente yan. Puro kabulaanan, nagsasabi niya. Nga dapat eh. Siguro ang ganun lang, yung siguro wala nang magdi-defense lawyer. Oo. Yung pag natalo sila, kasama sila nung pinagtatanggol nila. Kasi aarali nila yan eh, kung paano nila hindi. Eh, ba't mo pa i-defensa kung alam mong wala, gagawa ka lang ng depensa para kumita. Oo. Bagay, ganun nga ang batas eh. Oo, oh, diba? Mantakin mo, minsan, time ha. Guilty rito, guilty rito. Pagdating sa Supreme Court, dismiss ang kaso. Nangyari po yan, dun sa Hubert Webb. Hmm. Yan po eh. Kaya nga sabi ko, pagkausap yung kaibigan ko, abogado, sabi ko, attorney, para sinabi, attorney ng Korte Suprema, na lahat ng dinaanan itong kaso ito, mga tanga kayo. Pinakulong niyo itong tao na to na walang kasalanan. Ganun ba, attorney, kako? Hindi makaimik yung attorney ng kaibigan ko eh. Hmm. Eh, pare-pares naman kayo na binasang libro ha. May judge sa RTC. Tapos, meron pang Court of Appeal, meron pang Department of Justice, may ombudsman pa, lahat naman yan, eh, puro abogado yan. Eh. Tapos meron pinakataas yung Supreme Court. Ah, pren, kako. Guilty rito. Apila sa Court of Appeal, guilty ulit. Pagdating sa Supreme Court, dismiss ang kaso. Pucha. Ano yun? Attorney. Alam mo, hindi makasagot yung attorney. Yun talaga eh, sabi niya. Bus. Parang ano, attorney, ano ba? Pera-pera lang. Eh, parang ganun na nga, sabi niya. Kalahat ni Baya, shout out ah. Good evening, Karoke. Basta ang alam ko, ano? Basta ang alam ko, kaming mga pogi ay laging ginagabi. Ginabi ako kahapon eh. Friend lahat ni, di ba? Raul Villanada, shout out ah, sabi niya. Greetings, Kuya Rox. Nakakapagtaka na ngayon, flip side sila, kilala na nila ang human rights at doon pa gustong magreklamo. Totoo yan, o, di ba magreklamo daw si Tupacio sa human rights dahil ginigipit daw ang kanilang mga kliyente, o Okinawa, Japan, o. Ano, di ba, Raul, o Okinawa, Japan, o. Tama si Raul Villanueva, oh. Greetings, Kuya Rox. Nakakapagtaka na ngayon flip side sila. Kilala na nila ngayon ang human rights at doon gustong magreklamo pagka mahirap ang tao todas o tuloy ang kulong na. Walang kabug-abug. Totoo. Wala nga eh. Oh, paging PMAR. Sana. Hmm. Tao, tao. Sabi nga ni Gernel Odonio. Tao, tao. Di namin kaya to. Nasabi na nga ni Kel Antonio. Pinakita na namin sa inyo lahat, ha? Mm. Eh kung ayaw nyo, di magtiis kayo. Parang ganun na ibig sabihin ni Kierna Odonio. Habang panahon na kayong lulukoin ng Comelec na to. Mm. Antonio Ortega, shout out. Abogadong sinungaling yan. Kaya nga sa impyerno maraming abogago. Yung galit si Antonio Ortega. Filter Marie, shout out. Sabi niya, gandang gabi, Karox. Abogadong bayaran, Karox. Walang silbi, kahit masama. Pagtatakpan, mabusalan lang. Totoo. Raul Villanada ulit oh. Pau, naku po, dispose lang ng dispose ng kaso yan para mabawasan ang tambak na kaso na karamihan mahirap. Kaya tapos, kaya matapos lang paaminin ito, papaliwanagan kung hindi masyadong nakapag-aral, swak sa kulungan. Totoo yan, Raul Villanada. Ha? Kalahat ni Bayaw. Ulit pa ulit-ulit na lang ang batas na disused na justicia sa Pilipinas ay pera. How justicia sa Pilipinas ay pera? Katakot-takot na pera at walang iba. Hambalusin mo na lang ng pera
ang batas ay ayos na. Totoo yan, kalahat. Yannick Ordobes. Shout out, Yannick Ordobes. Sabi niya, dapat isama ang illegal quarrying ni Digamo. Paano din sila yumayaman? Para patas. Bakit maraming pera? Biro mo, bilis protesta sa Comelec. Oh. Yung nga nabalitaan ko, Yannick Ordobes eh. Pero alam mo, Yannick, lahat naman ng mga, wala naman ako na ano eh. Nilalahat ko na. Mga politiko. Si BP Lenny lang hindi ah. Napatakbo niya ang Pilipinas sa kakapranggot na pondo, di ba? Oh, pag-upo ni Sara, triple. Kulang pa nga eh. Okinawa, Japan. Ay. Sayang. Kung di ba naman kasi tao eh, kung gaano ka. Yung Noel Duterte, oh, yung Noel pala, yung Noel. Pamangkin ni Digong, sinasabi na nga na walang kwenta yan. Kaya nga siya nag-BP Lenny, nagkampanya siya kay BP Lenny dahil tiyuhin niya yan mismo, kapatid nung tatay niya, sinabi niya na nga. Kaya ayaw niya yan. Yan, tiyuhin niya yan. Ang tagal niya, 25 years siya sa Davao, doon siya nakatira, doon siya nag-aral, doon siya nagpinanganak. Hindi pinaniwalaan ng tao. Kako nga, kako, magandang anong to dahil... Five blocks away ang layo ni Noel Duterte sa bahay ni Digong. Oo. Ha? Sinasabi na niya, they kill he kills people, sabi na. Ang dami naman nagsabi, oh, di ba? Ang dami. Oh. Yung mga tauhan niyang pumapatay, sila Nascanya, Matabato. Oh, wala. Ginago pa nito Senado eh. Tumitistigo sa Senado nun yung mga ano eh, wala, ginago, ginago lang nila, oo, wala talaga. Nagpuro sila nasilaw eh, oo, wala eh, wala, talaga wala eh. PMAer, we are calling PMAers. Ha? Sabi ni Kalahat ni Bayaw, sa aminin man natin at sa hindi, ang masakit man isipin, ang batas ng Pilipinas ay for sale. Wala na to, sabi Kalahat. Ay, nandito si Mary Joy. Oh. Shout out Mary Joy, doktora. We live in this world with common sense, but nowadays, we live with no sense at all. That's why I'm moving to a different planet. Ayaw ko na sa Earth. Ang gulo. Galing nito si MJ. Ito lang. Ferdinand San Juan, shout out, sabi niya. Good evening po, Karox. Karox, ang importante dyan ay yung mga ebidensya na nakita, na nahukay ng mga armas at dokumento. Yun lang sapat na kahit hindi na magsalita yung mga tao na naabutan sa bakuran o sa site. Maraming style o delaying tactics, ipagdasal na lang natin ang katarungan ng mga nasawi. God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand. Elizabeth Iscario. Ang hirap po ng kalagayan ngayon para umalsa ang taong bayan. Pakiramdam ko may pag-aalala ang oposisyon ngayon kung papaano ito maisa sa katuparan ng hindi dadanak ng dugo. Hindi talaga naman dadanak eh. Basta magaya lang nila yung nangyari sa People Power 1. O mga madre, pare, lahat nakita. Ang ganda ng ano noon, maganda talaga yun. At saka yung mga ano na yan, mga militar na yan, alam nila ang mali at tama. May hangganan ng pagsunod nila sa mga nag-uuto sa kanila na kamalian. Oh. Kita mo, naka-andar ba yung tangke nung panahon ng People Power 1? Hindi. Hinarangan ng mga wheelchair eh. Ng mga PWD. Oh, nagdadasal sila. Rosario kontra bala nga eh. Huh? Binibigyan nila ng mga bulaklak sa pagita yung mga militar na nakakapanig kay Marcos. May nagawa ba? Wala. Wala pang means of communication noon. Wala pang mga cellphone noon. Wala pa. Naka-assemble sila ng ganong karami. At nagawa naman, di ba? Mga rally ni BP Lenny. Ang lalaking rally niya, no?
100,000. Hindi dadanak ng dugo. Hindi nila magagawang saktan. Lalo na kung mga kaparian ang nasa harap. Hindi nila magagawa. Naka-televise yan. Mamasakirin mo yan. Mga yan. Pagtutulakan mo yung mga pare, madre. Ganun ba yun? Tibay naman ang kaluluwa nyo. Ano ko lang, ha? Sabi niya, nakagaya ng nangyayari people power noon. Sana magkaisa ang lahat para dito at maging matapang lang ang tatayo dito. Ito ang masasabi ko, Sir Rock, sabi ni Elizabeth Scarry. Kalat ni ulit, oh. Karoke, tayo ay nagkarelasyon din sa mga babae. Pero ni kailan ay hindi tayo nakasuhan. Tayo pa. Eh, babe, pinaparinggan mo si Trump. Ah, mahina si Trump eh. Ah. Melinda, shout out Melinda. Welcome to the club, sabi niya. Sinabi nga ni Henry sa mga tauhan niya na sirain na mga baril na paso ang lisensya. Kaya ibinaon kasi lagot sila. Oh. Melinda ulit oh. Topacio, biruin mo ang daming armas ng magkakapatid ng kliyente mo. Totoo nga, ito si Topacio eh. Elizabeth Iscario, sabi niya, ang dasal ko lang, sana magkaroon ng hustisya ang mga naging biktima noong panahon ni Digong at maging makatarungan ng ICC at ipatupad ang tamang hustisya sa mga kawawang pamilya na pinagpapatay ang kanilang mahal sa buhay. At salamat sa isang international court na ito na tatayo bilang huhusga sa pang-abuso ng mga matataas na nasa gobyerno na pasimuno si Duterte. God bless us all, sabi ni Elizabeth Iscari. African Sai, shout out ah. Friend Jun Lagon, shout out. Friend Sherwin ulit oh. Sir Rox, pahabol, comment ko lang po kasi ayaw pong pumayag itong aking bolang kristal. At maiwagang bara na di po masabi ang mga nakikita nilang ganap, Sir Rox. Gusto nila talaga, Sir Rox, mag-alakabayo talaga ako para pagsisipain ko na daw ang mga buhaya na mga anak ni Taning. Kasi Sir Rox, wala na pong katapusang bangayan, kasuhan, taguan, mga duwag na lubot na ayaw lumitaw at magpakita para harapin ang kanilang sandamakmak na kaso. Eh dahil nga Sir Rox, puro mga big time ang akusado. Ang resulta, ang humaharap, puro mga pulpul na abugago. So ano na lang Sir Rox ang labanan? Eh di gaguhan lang talaga, di ba? Totoo naman. Kaya masasabi ko talaga Sir Rox, iba talaga kaming mga taga Cavite, di ba? Ganun. Wala kaming mga ganyang palabas. Yung mga taguan, matatapang kami, Sir Rox. Kaya kita nyo naman, ha? Wala kaming mga ganyang drama. Simbilis lang talaga kami ng kidlat, ha, Sir Rox? Bakit may magtatago? DOJ nga kami, di ba? Di po uso sa amin ang abogado ang haharap. Kaya nga kami, matatapang, di ba, Sir Rox? Simple lang ang sandata namin, Sir Rox. Makakuha ka dapat sa tingin. Tapos ang drama. Kaya ang ending, uwian na. Sumuko sa patawa, pati mga taga Isabela. Good night, Sir Rox. Matulog ka na maimbing, huwag pagpa-stress. Huwag mawawalan po ng pag-asa. Ang buhay po ay weather-weather lang, Sir Rox. Malay mo, bukas, meron na rin tayong mga special jet. Ah, Sir Rox, talaga lang, ha? Kasama nating sasakay si Sister Grace. Baka sakaling siya ang bumait. Pag siya ang napasakay natin sa eroplanong jet, ah. Naku. May istorya ako dyan talaga. Ito, hintayin ko lang itong Huwebes Santo, bago Biyernes Santo. Pero, maganda. Tayin mo, ha, friend, ha. Friend, I'm Ibingson, shout out, ha, sabi niya.
Ang laki ng ibabayad sa kanila. Lahat ay gagawin para maipanalo ang kaso ng kliyente nila. Katulad ng sinasabi nyo, nabibili ang hustisya. Magkano kaya ang ibabayad ni na Tevez? Ha? Milyon yan. Shelly Jaser, oh. Ito talagang si Tasio. Patawala. Shout out, Shelly Jaser. Ah. Sabi, ito talaga si Tasio. Patawa lagi. At sino naman ang magbabaon ng mga ganong klaseng mga armas, Aber? Sa lupit at bagsik ng mga Tevez, wala yatang maglalakas loob na pumasok sa teritoryo ng mga yan. Pressure daw. Sus! Si Tasio talaga. Baka siya ang pinipressure, Karo, ng kanyang amo. Totoo yan, Shelly Jaser. Si Brother Elias, si Chow. Brad, nakakambas ako dito sa... Ha? Dito sa overlooking. Buti ka pa, Brad, eh. Sa totoo lang. Ha? Ingit na ingit ako sa'yo. Pero, malay mo, ha? Jess Portes, shout out. Welcome to the club, Jess Portes. Opinyon ko lang, nagsisimula sa maliit ang rally ngayon. Ngayon na, merong pureba. Mas malakas na lumaban ang mga taong bayan. Noon kasi, walang makita ang pureba. At alanganin, kaya mismo si Lenny ayaw niyang magkamali at umasa sa taong bayan na lumaban ng walang matibay na ebidensya. Noon, de, prengyes, ha? Noon ang inilaban nila, meron noon, malalaking rally pa. Kasama pa nga yung mga anak nila si Aaron Cunete. Oo. Ang inilalaban nila, yung massive vote buying. Hindi raw parehas dahil nagkabilihan ng boto. Pero, hindi rally kayo. Basta huwag kayo magulo, ha? Kami, ha? Sila, yung mga taga-Comelec, eh, basta panipakapi-kapi lang sila sa taas. Kikinig lang sila sa sigaw, ha? Ganun lang yun, Jess Portes. Pero sana nga, kung merong ano doon, PMAers, kung nandun na siguro sila Kerner Odonyo noong mga panahon na yun, oo, mga pare, pare ang magdadala mabigat, mga kaparian, oo. Napakalaking bagay, pare, madre, PWD, napakalaking bagay yan, totoo. Alam mo yung mga sundalo na yan na nasa sa kapanigan nila, ha? Hindi nila magagawang saktan yung mga yun pag yun ang nasa front. Hindi nila magagawang saktan. Naniniwala sa Diyos yan, eh. Kung yung nag-uutos sa kanila, hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga yan, naniniwala sa Diyos yan. Yung mga kapulisan na yan, naniniwala sa Diyos yan. Hindi basta puputok ng walang ano yan. Nagraraling tao. Hindi. Pinakamaanong magagawa ng mga yan, mamabobombayin sila ng tubig. Mga ganun lang yun. Oo, pero sabihin mo, papatayin nila, hindi nila magagawa yan. Paano bombay kung kapal ng tao? Parang kagaya nung ano. People power one, ha? Matibay ebidensya ngayon itong lumalabas sa eleksyon, Comelec. Ito na ang dapat magising ang tao. At unti-unti sana dapat lumaki, dumami ang tao sa rally dahil ito yung pagkakataon na meron mga general at matataas na opisyal na tutulong din sa pagkaalis dito sa sinasadlakan ng gobyernong pinatatakbo ng Peking presidente. Galit si Jess Portes. Librado Ludovico, shout out. Ha? Nakakawalang gana ang gobyernong Pilipinas po, eh. Only in the Philippines talaga. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Stay safe. Librado Ludovico. Cassandra Daisy, shout out, ha. Sabi niya, Style Duterte, lulusot kung makalusot, dapat ang mga abogado na ito ay makulong din pag once na convict ang kliyente nila. Dapat! Sang ayon ako sa iyo, Cassandra. Tignan ko lang kung merong magtatanggol pa ng mga alanganin, ha? No. Kasi may mga nagtatanggol na hindi nakalusot, di ba? Pero hindi mawala sa isip ko yung kay Hubert Webb. Ha? Kung totoo nga yun na wala pala silang kasalanan, 15 taong naghihirap yung mga tao sa loob. Si Pinky, yung anak nung yung nanay ni San, umiyak siya, eh. Sabi niya hindi dapat nangyari ito. Gusto nilang balikan yung nagpakulong sa kanila, eh. Dapat yung nagsintensya doon ng guilty, yung judge doon, yun ang dapat madismar, eh.
O bakit? Eh, nagsintensya sila ng guilty. Pagdating sa Supreme Court, not guilty. O, tiyan, batas, o. Ibig mo sabihin, walang kasalanan yung ano? Eh, nagbase siya sa ebidensya. Kaya nagbigay siya ng guilty verdict at nakakulong to sila Hubert ng 15 years. Reclusion perpetua pa nga ano dyan, eh. Sintensya, eh. O, pagdating sa Supreme Court, baliktad. Walang kasalanan. Dismiss ang kaso. O, namatay na yung sino yun? Yung nagkaso sa kanila nang hindi nakakuha ng justisya. Takim ang batas yan. Sakit sa ulo. Cassandra Daisy ulit, oh. Na-explain mo na lahat, Mr. Rox. Nakinig na lang ako sa iyo dahil tama ka. Hello, Rocky Warriors. Prepare na tayo sa butuhan sa ating lugar. Pili tayo ng hindi magnanakaw at murderer. Hindi na dynasty ang bantayan natin. Ang mga boto natin, hand count ito, kaya alam natin na mananalo bago i-transmit. Totoo. Pastor Sek, shout out. Road to 20K, matayo pa. Uy, subscribe kayo. Baka mga 20K yan, pero palagi malabo. Ang bagal ng taas ng subscriber, eh. Oo, totoo. Hindi kagaya ng panahon ni Attorney Lenny. Mabilis ang taas, oo. Ngayon, mabagal. Pero anyway, hindi naman ako nag-aangad ng ano. Kung ayaw, pero mas maganda mag-subscribe pa rin kayo. Baka makaabot tayo ng 20K, no? Ito, marami rito, yun. Pipindutin nyo lang na may subscribe button, eh, di ba? Reynaldo Gonzalez, oh, shout out, ah. Ganon na nga nagkalabasan. Yan, normal na sa mga abogado, baluktutin ang katotohanan. Totoo. Hindi kaya nakukonsensya itong mga abogado na to. Alam nilang kaya kahawa ka ng krimen na ganyan, tapos mag-aabogado ka at ipipilit mo na ikaw pa argabyado? Yung kliyente mo pa argabyado? Bah, anak ng wedding. Ano yan? Ang lakas ng loob mo, magkakakado sa podium mo. Yung kliyente ko, parang aping-api pa yung mga tebis, eh. Hindi ka naman ang gigil. Sabi ni Reynaldo, paanong ginigipit pa ang mga Tebes? Eh sila na nga binibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag hanggang gusto na niya. Hanggang gusto na nga BBM bigyan security kung sakaling uuwi si Arnie Tebes. Sabi-sabi na lang nila yan para ibang isipin ng tao, para pag natuloy ang investigasyon, may paghuhugutan sila ng lakas ng loob dumipensa. Eka nga ni Kapersi, taktikang pusit pag nasukol, sabi niya. Palm Sunday na Sir Rox, nilay-nilay po muna. Oh, yun nga, eh. Rolando Cruz, shout out, ah. Malaki talaga sapak ni attorney na yan. Sila pa ang ginigipit. Pakitanong sa abogado na yan, paano niya ma-explain ang mga siyam na namatay? Wala ba siyang konsensya? O habang man lang habag man lang sa mga biktima ng masakir, kaya binabanatan yan ni Kapersi yung abugago na yan. Totoo yan, ha? Mission accomplished, mga boss. Nakapag-collab na naman tayo. Bigay nga ako kayo ng ano, comment dito kay ano, Kimo, ha? Ano ba masasabi niyo kay Kimo? Ito ba eh, Senator Beto o ano to? Oh, ano to? Bodyguard yata ni Digong to, eh. Oh, no. Taki mo, Kimo! Kimo! Iiwan mo yung Pilipinas, sasama kay Digong sa Oblo, saka kay Bato. Para kang tea. Sabi nga ito, nilibayan. Ha? Ah? Para kang tea, Kimo. Ha? Ah? Mga pinagsasabi mo. Ha? Ah? Number one ka pa naman, Senador. Hindi ka naiiya, Kimo. Sa totoo lang. Oh, tris ka. Linggo ng ano ngayon, eh. Palaspas ngayon, palaspas. Palm Sunday, ha? Papasok na yung mahal na araw. Oo. Ha? Bagay, itong mga to, walang Diyos itong mga to. Sa totoo lang. Hindi naniniwala sa Diyos itong mga to. Yung mga ganyang klase, yung mga uring tao na ganyan. Lalo yung mga abogago na nagtatanggol sa kamali. Oo. Mga kriminal, pinagtatanggol pa nila. Dahil sa pera.
Yung ano to? Yung masakit, yung ampatuan. Lalo may abogado pa yun. Garapal na garapal na yun. May tumayo pang abogado. Ako. Ang pusa. Diyos ko. God bless mga boss. Magandang hapon. Ay ako, pagod ako. Sige po, bukas po ulit. Malapit na ho, Webes. Oo. Maganda ho yung ano ko. Lenten message ko dito kay Gracia. Gracing Sai! Umayos ka, Gracing Sai. Mahiya ka. Ha? Oo, mahiya ka. Yun lang yun. Mahiya ka sa kapatid mo na napakabuti ng ipinakita sa iyo. Sa inyo. Hindi na sa'yo eh. Lahat kayo. Nilalahat ko na kayo. Totoo lang. Ha? Magandang hapon mga boss.